Gandang umaga po sa lahat. Amen. Kanina po nung worship, soaking pa lang. Sabi ko nga, ano ba yung, kasi naging kanta natin yan last week pa, yung pinakamainam na pagsamba. Sabi ko, ano nga ba Lord ang pinakamainam na pwede kong maibigay sa'yo na pagsamba? Sabi ko, wala na siguro, wala naman akong magagawa. Malimit niyo po ako nakikita siguro dito nakahiga, nakatagilid. Kasi hindi na ako makapatira pa. Sinubukan ko kanina, sabi ko, ito yung siguro Lord yung pinakamainam na magagawa ko sa'yo magpatira pa. At nagpatira pa po ako, nangusap po ang Panginoon sa akin. Sabi niya, kasi po nagbabasa ako ng Ecclesiastes, naging maliwanag pong muli yung salita ng Lord na, wala ako kahit ano nung ilabas sa mundo at wala ako kahit ano kapag kinuha niya na ako muli. Naked I came out of my mother's womb and naked I will return. Paulit-ulit ko pong naririnig yun. Sabi ko nga, ano nga ba ako, Panginoon? Ano nga ba tayo, mga kapatid? Ano nga ba tayo? San ba tayo abalang-abala? Alam niyo po, meron akong kaibigan. Kaibigan ko siya kasi nakasama ko na siya sa Christian Grace dati pa. Si Sir Dinto. Naging advisor siya ng pamangking ko, si Denden. AP teacher siya, napakahusay niya mag-coach. Nananalo ang mga bata niya, nag-international. Bata po siya sa akin. Nung ako nag-public, nagkakausap kami, in a way na-encourage ko siya mag-public din. Tapos po, itong week na to, ayaw ko nung Friday, sinabi na lang na wala na po siya. Nakakabigla yung mga ganong pangyayari, yung malakas, tapos bigla na lang. Hindi bale na sana yung alam mo nang matagal nang may sakit, may diabetes kaya, may mga ano, yung naka-dialysis, di ba? Yung ang mga inihahanda mo yung puso mo na anytime soon, Lord, baka kunin. Pero yung bigla, tapos kakilala mo, tapos kaibigan mo, although hindi siya ganun ka-close, pero mapapasabi ka eh. Mapapatanong ka, mapapaano ka sa Panginoon na, Lord, ano nga ba ang buhay? Gano nga ba kaikli na lang ang buhay ko? Gano? Ano ba ang pinapahalagahan ko? At kanina po nung nag-worship ako, wala ata akong ibang nakikita kundi yung sarili ko na sumasayaw sa Panginoon. Tapos yung isang nakikita ko sarili ko na nakataas ang kamay, yung kinakanta na yung He shall reign forevermore, inaano ko na, Lord, dadating ka na. Pag isang araw, dadating ka na, Panginoon. And ako nakabelo ko eh, pero ang kulay ko po ay rainbow. Hindi ako nakagown na puti. Ang suit ko ay rainbow na gown. Tapos nakataas lang kamay ko. Tapos parang sinasabi ko, Lord, iniintay na po kita. Ang pagbabalik mo. Na sana nung pumasok tayo sa lugar na to, mga kapatid, doon pa lang tayo sa gate sa baba, nadama na natin ang presensya ng Panginoon. Alam nyo, itong linggong to, napakarami nangyari sa akin. Napakahirap, parang dumadaan ako talaga sa... Kasi nung Sunday, ang message po natin, ang pagdaan sa makitid na daan. Passing through a narrow gate. Ang hirap po ng... Sobrang para akong pinipiga itong linggong to. Ewan ko sa inyo, kung meron din sa inyong ganon. Na parang ang hirap ng nakaraang linggo. Pero salamat sa Diyos nakaraan, nakaraos. Nakaraos ang bawat araw. Hindi nga po ako nakakapunta dito eh. Doon lang ako sa bahay. I'm having my own battle. I'm having my own struggles. Kung sabi ko nga, kung ako may ganon, kayo pa kaya. Pero kailangan lang po talaga, we have to push. Diba, you push the pain away. Parang yung nanganganak, you push the pain away. And I thank the Lord for the message for this season. We are in the new season again. Nakaraos na po tayo sa the month of Tammuz. Papasok na tayo sa panibagong season po. In the biblical calendar, this is the 11th. The 11th month in the biblical calendar. At ang tawag po sa kanya ay Av.
today, actually kahapon nagsimula ang pagpasok ng panibagong season, Av. Av means father. Av is the root word of Abba. So napag-aralan na natin ano yung Abba before, what kind of God we have. We have a Father God, a loving God who is our Father. And now, during the month of Av, ano po ito? What is the Lord telling us as we are now entering a new biblical season? The biblical month of Av. Kung nung nakaraan po, ano po yung title natin last week? Sabi natin, we're entering through a narrow strait. Makitid. This week po, this season, it's a dire. D-I-R-E. Dire, straight. Ano po yung dire? D-I-R-E. Ang ibig sabihin po ng dire, it's a very bad situation that is difficult to fix. Lord, akala ko ba nakalampas na ako dun sa narrow? Bakit may mas mahirap pa pala? Ganyan po ang buhay, ano? Minsan sunod-sunod. Ano po? Ang problema, ano po? Kakatapos lang ng isa, may susunod agad. At minsan hindi pa tapos yung isa, eto na naman yung isa, no? Pag nagpapatong-patong, ganyan ang buhay. Pero gusto sabihin ng Diyos, makakaraos yan, anak. Makakaraos ka, anak. Today, the Lord is saying you, kung ikaw yan, na dumadaan ka sa mahirap na sitwasyon ng buhay mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, makakaraos ka, anak. Makakaraos ka, anak. Dadaanan mo lang. Pangako, makakaraos ka, anak. Anuman daw, napakahirap na sitwasyon mayroon tayo sa ating buhay, nangangako siya, idadaan niya tayo doon. Tutulungan niya na tayo kahit gano'ng kabigat ang sitwasyon na dinadaanan mo. Alam niyo po, kung may kakilala kayo sa Israel at makakausap niyo sila, this is the month they are fasting. They are having their prayer and fasting. Siguro tulungan tayo ng Diyos makapag-fasting din this month. At siguro kung dumadaan tayo sa napakahirap na bahagi ng ating buhay, mag-fasting po tayo at mag-pray. Wala nang ibang paraan. We have to pray and we have to fast. Kasi po, siya lang. Siya lang ang makakatulong sa atin sa mga mahirap na sitwasyon ng ating buhay. Alam niyo po, this is a crucial month. It's a month to squeeze through. Squeeze through na talaga. Ipipiga na talaga tayo, makalabas lang. Squeeze through a narrow place to enter our future. Pipigain na talaga. Para pong kumukuha na ng alak sa grapes. Paano mapukumuha ng alak sa ubas? Pinipiga po yun. Paano po kumuha ng juice sa lemon? Pinipiga po yun. So, ibig sabihin, hindi po makakakuha ng katas sa atin kung hindi tayo pipigain. Pwede ba sabihin natin, Lord, pass po dyan? Pwede ba pong huwag dumaan dyan sa proseso na yan? Hindi pwede. No, si Jesus man, sinabi niya sa Diyos Ama, Father, pwede ba? Huwag na akong dumaan doon sa cross. Huwag na po akong maghirap. Halos noon na nananalangin si Jesus, dugo ang lumalabas sa kanya na pawis, di ba? Dahil alam niya ang hirap. Pero sabi niya, Lord, hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mong mangyari. The same thing with us. Na Lord, mahirap man ito, pero hindi po ang kalooban ko ang mangyari. Sinasabi natin sa Panginoon, idaan mo na lang ako. Lord, pwede ba mag-shortcut ako? Pwede ba po sa ibang daan? Pero sabi ng Panginoon, dyan ko gusto kitang idaan, anak eh. Kasi dyan mo mararamdaman na hindi kita iiwan. Dyan mo ako mararamdaman, anak, sa lugar na yan. Dyan mo ako mararamdaman, anak. Pero alam niyo po, nung kung aaralin natin yung nangyari sa Israelites, itong buwan na to, hindi to dapat a month of sorrow. Hindi po to dapat a month of disaster, ang month of Av. This was supposed to be the month of blessing. Next slide, please. This should be a month of blessing and celebration. Dapat masayang-masaya na sila ngayong buwan na to. Bakit kanyo? Kasi sa buwan na to, sa Exodus, God brought Israel out of Egypt by His mighty power, di ba? Next slide, please.
Nung Passover po, He broke the power of slavery and released them from their enemies' oppression. Balikan natin. Balikan natin yung journey ng Israelites. Inalis sila sa Egypt, di ba? And then, He led them through the Red Sea, di ba? Binuksan, nahati ang dagat. That's His faithfulness in the wilderness. May mana, may quail, hindi sila pinabayaan. He taught them at Sinai and revealed His glory. Bumaba siya mula sa Sinai, binaba yung mga utos, di po ba? And then, they came to the month of Av. Itong mga araw na to, itong mga panahong ito, He brought them to the border of the promised land. Handun na sila. Papasok na po sila sa promised land itong mga panahong ito. So ilang araw lang o ilang buwan lang yon mula sa Egypt, makakapasok na sila agad-agad sa promised land. They are in the border of the promised land. Ilang hakbang na lang, pero sabi ng Lord, teka muna, bago nyo pasukin, magpapadala muna ako ng 12 spies. Tingnan nyo muna gaano kaganda yung papasukin yung lupang pangako. At kung bubuksan natin ang ating Biblia sa Numbers, sinabi ng Lord kay Moses, magpadala ka ng mga tao sa Canaan, which I am giving to you, my people, the Israelites. Tingnan mo anong klase ng tao mayroon doon. Malakas ba o mahina? Tingnan nyo kung madami ba o konti. Tingnan mo yung lupa sa verse 19. Maganda ba yung lupa? Mataba ba o pangit? Madami bang bunga? Tingnan mo. Tingnan mo yung cities niya. Tingnan nyo, marami bang pader o wala? Is the soil rich or poor? Marami bang puno? Tingnan nyo. Para bang sinasabi ng Lord, tingnan nyo gaano kaganda ang lupang ibibigay ko sa inyo. Kasi ang sabi niya, a land flowing with milk and honey. Tingnan mo. Tingnan nyo. Send 12 spies from one tribe each sa bawat tribo. Sa mga anak ni Jacob, puntahan nyo, tingnan nyo gaano kaganda. Bring back some fruit from the land. Magbalik kayo ng bunga, ha? And verse 22, pagpasok ng mga Israelita, ang una nilang nakita, ang tribo ni Anak. Anak, sila ang lahi ng mga higante. And then, paglakad pa nilang konti, they saw the giant grapes. They saw the giants, and then, they saw the giant grapes. And then verse 26, bumalik sila, and this is the report. Sa verse 27, sabi niya, ang ganda nga, ang ganda-ganda nga, para talaga siyang merong umaagos na milk at saka honey. Ito ang bunga. Pinakita nila yung bunga. Ang lalaki ng mga grapes. Isang bungkos, dalawang tao ang bumuhat, nilagay nila sa pole. Isang bungkos na grape. Gaano kalaki yon? Hindi siya grape na ganyan lang. Hindi siya mahahawakan ng ganon. Isang bungkos na dalawang tao ang bubuhat. Gaano kalbigat yon? Here are some fruits. But verse 28, tinan nyo ang sabi, but the people are strong. The cities have walls. Ang lakas ng mga tao. Di pa naman nila nalaban. Ano, nakita pa lang nila malalaki kasi. May mga wall. Ang lalaki ng wall. Siguro nakita nila yung wall of Jericho. At nakita namin yung mga anak ni Anak. Nung sinabi yun, nung actually 10 eh. 12 sila. Yung 10, ganun ang sinasabi. Pero si Caleb, sa verse 30, sabi ni Caleb, di nagkakwento pa yung iba, no? Sabi ni Caleb, halika na, ngayon na, let's go now! Now na, sabi ni Caleb. Now na, halika na. Let us take possession of the land. Punta na tayo. We should be more than able to conquer it. Makukonquer natin yun. Binigay ng Lord sa atin yun, di ba? Halika na, pasok na tayo. 31, sabi ng mga lalaking iba, hindi pwede.
Hindi natin pwedeng atakihin yung mga taong yun. Ang lalakas nila. And then verse 32, yung sampung lalaki, they spread lies. Nagkalat sila ng kasinungalingan. Ang sabi nila, yung land punong-puno ng mga tao na nangangain ng kapwa-tao. Nag-spread sila ng fear sa buong kampo ng Israelita. Nakita pa lang naman nila, di ba? Dinugtungan na nila yung kwento nila. Nangangain sila ng tao. They devour. At tayo, pakiramdam namin, we felt as small as grasshopper. Pakiramdam namin, ano lang kami, tipaklong. At tingin ko, tingin namin, ang tingin nila sa atin, tipaklong lamang. We felt as small as grasshoppers, and that's how we must have looked at them. Pakiramdam namin, tipaklong kami. Yun siguro ang tingin niya sa amin. Kayo kapatid, anong tingin mo sa sarili mo? At kung ano ang tingin mo sa sarili mo, pinapalagay mo, yun ang tingin ng kaaway sa'yo. Today, this is a difficult season. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin, how we look at ourselves. Pero gusto ngayon sabihin ng Diyos sa'yo, iba ang tingin ko sa'yo, anak. Iba ang tingin ko sa'yo. Next slide, please. So, ayan po, the 12 spies. Tingnan nyo gaano kalaki yung mga grapes. Binalik nila yung fruit, di ba? Para makita at matikman. Kaso lamang, they all agreed it's just what God promised it would be. Next slide. Nagkaisa naman sila eh. It's just what God promised it to be. Alam naman nila, di po ba, kung anong ipinangako ng Diyos, yun nga. Ano bang sabi ng Diyos? I will give you a land flowing with milk and honey. Yun, wala namang problema. Maganda ang lupa, maganda. Ang isang problema lang, they disagreed on one thing. Saan sila nag-disagree? Kung magtitiwala sila na ibibigay ba sa kanila ng Diyos ang lupa. Di ba? Whether they could trust God to give them the land. Sabi kasi, we cannot take the land. The enemies are too strong for us. Sinabi naman ng Diyos, ibibigay sa kanila, di ba? Kaso lang hindi sila nagtiwala. Kasi nakita nila yung kaaway. Napakalakas daw. God will give us the land. God has brought us this far. Let's move forward in faith and take the land. Yun naman ang boses ni Caleb. Dalawang boses po ang narinig ng mga Israelita ng kampo. Sa 12 spies, may 2 boses. Malakas yung 10. Mahina lang yung boses ng 2. And they choose to listen. Kanino sila nakinig, mga kapatid? To the voice of unbelief. Doon sa malakas. Yun ang pinakinggan nila. Kasi mas malakas, mas maalingaw-ngaw, mas matatapang. God opened the door. Nagbukas na ng pinto ang Diyos to their future. But they refused to go through. Sa'yo kapatid, nagbukas na ba ng pintuan ng Diyos? May binuksan na bang pintuan sa'yo ang Diyos? At ang lakas-lakas ba ng tinig ng unbelief? Hindi mo na ba naririnig yung tinig ng banal na spirito na nagsasabing, kaya ko yan, anak. Kamatakot. The Israelites refused to go through. That was the scene at Kadesh Barnea.
In God's plan, yung Av, tong buwan na to, was supposed to be a month of celebration and blessing. Dapat masaya na sila. Dapat pumasok na sila agad-agad sa promise. Dapat nagsasaya na sila. Dapat nakita na nila kung paano ibinigay sa kanila ng Diyos yung lupa na yun agad-agad. Paano nilabanan ng Diyos yung kanilang mga kalaban, yung mga giants na yun. Nalimutan nila, no? Nalimutan nila na napakalakas ng Diyos nila. Tayo ba, mga kapatid, nalilimutan ba natin how mighty our God is? My God is so big, so strong, and so mighty. Is there anything He cannot do? Yun ang minsan nalilimutan natin. Yun ang madalas na nalilimutan natin. This is the month to enter the promise. Church, this is the month you and I will enter the promise. Ang lapit-lapit na natin. Pero tandaan natin, pag malapit na ang pangako, may dalawang boses tayo maririnig. At mas malakas yung boses ng unbelief. And it's up to us whose voice will we listen to. Every year, Av would be a month to celebrate God's goodness to Israel. Dapat nagse-celebrate sila ngayon. Kasi this is the month to enter the promised land. This is the month that we will enter the promised land. And the promised land is for Israel, for you, and for me. Ang malungkot, mga kapatid, they refuse the blessing. Ang malungkot, minsan, natatalo ng pag-aalala, yung pagkakaalam natin na may pangako sa atin ng Diyos. Ito yung problema nila eh. They held back in unbelief. They held back in unbelief. They tasted the fruit. Natikman nila yung ubas. Siguro pinagpasapasahan nila yung ubas. No? Laki naman ito. Siguro yung ubas, yung laki ng ponkan. Baka mas malaki pa. Imagine ninyo, ubas pala yung kasi laki ng melon. Laki, no? O kaya yung mangga na Indian apple. Isang ubas. They tasted the fruit. They saw how big the fruits are. But they refused to enter. Ay nila pumasok. Kasi sa tingin nila, mukha lang daw silang tipaklong. At hindi nila matatalo ang kaaway. Sino nga ba? Hindi naman talaga eh. Hindi naman natin matatalo, di ba? Ang Diyos matatalo niya para sa atin. Because the battle is not ours. The battle is the Lord's. Next slide. So ito po. Sabi sa Hebreo, kung babasahin niyo ang Hebreo, they refuse to mix the promise with faith. Hindi nila hinaluan ng pananampalataya ang pangako. Ano bang pangako sa iyo ng Diyos? Sa atin, plans to give us hope and a future. I know the plans I have for you, saith the Lord. Sabi diba, Jesus came to give us life, abundant life. Yun ang pangako. Lalaki pa natin yun ang pananampalataya. At lalakipan yun ng paggamit sa talentong binigay sa atin ng Diyos. Sapat ang binigay sa atin ng Panginoon. We are equipped. Then alakaran natin. At mananampalataya tayo. When the promises are mixed with faith, ito yung sabi sa Hebrews 4. The promise of resting in Him pulls us on to God's goal for us. We need to be careful that we're not disqualified. Mag-ingat daw tayo na hindi tayo ma-disqualify. Alam nyo, sabi sa Hebrew, natanggap natin yung same promise. Kagaya nung natanggap nila sa wilderness, but the promise didn't do them a bit of good. Walang magandang ginawa yung pangako. Mga kapatid, hindi sapat na meron kang natanggap na pangako.
Para bang sa salita na iba, walang kwenta pag tinanggap mo lang yung pangako. Kung hindi mo siya lalaki pa ng pananampalataya. The promise didn't do them a bit good because they didn't receive the promise with faith. Are we receiving the promise with faith? Na gagawin ng Diyos, na ipaglalaban tayo ng Diyos, magtapat lamang tayo sa Kanya. If we believe, though, we'll experience that state of resting. But if not, if we don't have faith. Faith. This is the season to have faith. Gaano kahirap ang lagi mong titignan yung pangako ng Diyos sa'yo at mananampalataya ka na dadalhin ka doon ng Diyos. Gaano man kahirap tong prosesong ito na pinagdadaanan mo. Then let's just repent and repent and repent. Lalo tang tayo magpalinis sa Diyos araw-araw, minuminuto. Nagkakasala tayo mga kapatid. Maraming pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Hingi lang tayo ng hingi ng tawad. The sin of omission, the sin of commission. Alam niyo ba po yun? Pag hindi mo ginagawa ang mga bagay-bagay, the sin of omission, nagkakasala tayo. The sin of commission, mga ginagawa nating mali, nagkakasala tayo. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Lord, search my heart and know my heart today. Huwag na tayo masyadong magtigas. We need to repent. We need to repent, church. Hingi tayo ng tawad dahil wala tayong pananampalataya. Hingi tayo ng tawad, mga kapatid. Hingi tayo ng tawad. Alam niyo, their confession, anong laging sinasabi ng mga Israelites? Ang mga kaaway ang lalakas and we will all die. Tama na. Tama na yung ganitong salita. Tama na yung palaging nananalong kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Tama na. Tama na. Enough. Para bang the Lord is saying right now, the Holy Spirit is whispering to our hearts, enough. You listen to me, enough. Alam nyo, ang Diyos napaka-gentle niya. Pero when He say enough, tama na. Tama na anak, napapagod ka na. Tama na. Tawan mo na yung mga bagay na hindi mo dapat dala-dala. Tama na. Alam nyo, dahil sa hindi sila sumunod sa Diyos, they put themselves under a curse. Disobedience, mga kapatid, will put us under a curse. Baka hindi natin alam. Kasi ang kabaliktaran po ng curse ay blessing. Gusto ng Diyos pagpalain tayo. Pero dahil hindi ka sumusunod, hindi ako sumusunod, hindi tayo sumusunod, imbis sa pagpalain tayo ng Diyos, we are being put under a curse na hindi ginusto ng Diyos. Alam niyo sa Israel, every ninth of Av, merong nangyayari sa kanila. Maybe we will discuss that some other weeks. Nagkataon, sabi nga doon nakikinig ako kanina, na-destroy ang first temple sa Babylon. Ninth of Ab, maraming taon na daan, na-destroy ang second temple, Roma naman. Pakatapos, yung pagsakop sa kanila ng Nazi, ni Hitler, Ab pa din yun eh. Yung nangyayari sa kanila sa Gaza. It's during this season, di ba? Yung nangyaring mga ano. During this time, they find their enemy too strong for them. And they die. Namamatay ang ilan sa kanila. Papayag ka ba na matalo ka ng kaaway? Hindi, di ba? Tayo magdedesisyon noon, mga kapatid. Nasa sa'yo ang desisyon. Alam nyo, the faithless men
were their worst enemy. Ang totoong kaaway, next slide, hindi yung ano eh, hindi yung mga higante. Actually, ganyang kalaki sila oh. Kaya nga sinabi nung Israelita, mukha siyang tipaklong. Totoo, ang liit lang, ang laki-laki ng mga kalaban. Ang kalaban nila, hindi ang higanting yan eh. Ang kalaban nila, sila mismo. The faithless men were their worst enemy. Diba si David at si Goliath? Ano yung nakita yung laki ni Goliath? Halos parang ganyan siguro ang labanan. Ang nakita ni David, yung Diyos niya na papatay kay Goliath. Actually, hindi siya eh. Di naman tayo talaga. Di naman tayo talaga. May Diyos tayo na papatay sa ating mga kaaway, manampalataya lamang tayo. Kasi sila, they approach the situation with a defeated attitude. Lumaban sila, sige, lalaban kami, pero ang attitude nila, talo na ako dyan. Para bang magbabasketball ka, ano, pero paglaban mo, nasa isip mo, talo na. Wala, talo ka na talaga, di ba? Anong sabi sa Numbers 13? And there were, we saw the giants, the sons of Anak. At ang tingin namin sa sarili namin, grasshopper, malamang ko, ganun din ang tingin nila sa amin. Iyon yung confession eh. Yun yung laging sinasabi. Anong lagi mong sinasabi sa sarili mo? Hindi mo kaya? It's what we confess. It's what we declare. Confession can change your world. What you say, it will be. So mag-ingat po tayo sa mga lumalabas sa ating mga labi. Sabi po sa Numbers 14, di ba? Maano talaga ang mga Israelita eh. Sabi nila, next slide, sana namatay na lang kami sa Egypt. Tinan nyo yung mga ugali talaga nila. Sana namatay na lang kami sa wilderness. Ngayon, bakit pa tayo papapuntahin ng Diyos dun? Papatayin din lang naman pala tayo dun. We will fall by the sword. Tinan yung sabi nila, hindi bali na ma-oppress sa Egypt. Mas madali bang isipin yon kaysa gagawin ng Diyos ang pangako niya sa'yo? Dito na lang ako, sana, hindi na lang ako. Yung mga sana, no? May ginawa tayo para sa Diyos, pero nung ginawa naman natin, sana hindi ko na lang ginawa yun. Doon na lang sana ako namatay. Murmuring and complaining when times get tough. That's why we need to repent. Yun po yung grasshopper mentality. Isip tipaklong. So sinasabi ng Lord, anak, huwag kang isip tipaklong kasi hindi kita ginawang tipaklong. Hindi tipaklong ang pagkakagawa ko sa iyo. If the Lord is pleased, sabi ni Caleb, if the Lord is pleased with us, He will lead us into the land. Ito, maganda tong sabi ni Caleb sa kanila. Only, sabay-sabay, do not rebel against the Lord. Do not rebel. Ibig sabihin, obey. And, do not be afraid of the people of the land because He will devour them. Huwag kayong matatakot dun sa mga higante na yon. Sabi ng mga sinungaling na Israelita, nangangain daw ng tao yon. Sabi naman ni Caleb, ang Diyos ang papatay sa kanila. It's the Lord who will devour them. Huwag kayong matakot sa kanila. May Diyos tayo na lalamon sa kanila. Their protection is gone, sabi ni Caleb. Wala na silang protection, wala silang lakas. Malaki lang sila sa paningin, pero wala silang, hindi tayo madadaig ng mga kalaban na yan, sabi ni Caleb. Their protection is gone, but the Lord is with us. Kasi kasama natin ang Diyos. Do not be afraid of them. Ganun sila kinumbinsi ni Caleb. And right now, church, the Lord is looking for someone who will believe His promises. Naghahanap ngayon ng Diyos ng tao na maniniwala
sa kanyang pangako. Mananampalataya na dadaling ka ng Diyos sa ipinangako niya sa iyong lugar. Ikaw ba yon, kapatid? Ikaw ba yon? The Lord is saying, I'm looking for someone who will believe my promise. I'm looking for someone who will have faith that I will fulfill my promise. Are you that someone? Do you believe God's promises in the Bible? Napakaraming pangako ng Diyos sa Biblia. At sabi sa Proverbs 30 verse 5, lahat ng salita ng Diyos is flawless. Lahat ng salita ng Diyos, wala kang maipipintas. He is a shield, pananggalang, to those who take refuge in Him. Ang salita ng Diyos ang pananggalang natin, mga kapatid. So we have to read. We have to read. Nakaka-refresh po nung nagbabasa ako ng Ecclesiastes. Sobrang nakaka-refresh. Na kapag nag-aalala ka na, kapag ang dami-dami mo ng iniisip sa buhay, mabasa mo na, naked you came out of your mother's womb and naked you shall return. Ano po nga ba ipag-aalala mo? Ang mga anak mo? Lumabas nga tayo sa mundo, wala man tayong anak, mga magulang, di ba? At pagbalik natin sa Diyos, hindi natin daladala ang ating mga anak. May sarili silang buhay. Napalaki na natin sila, okay na yon. Pero babalik tayo sa Diyos na hindi natin daladala ang ating mga anak sa ating sinapupunan. Tayo lang. Sino pang inaalala mo, asawa mo? Pagbalik mo sa Diyos, hindi mo kasama yung asawa mo. Nung nakatira pa ako, parang sinasabi ng Lord, anak, ikaw lang at ako. Can you now say to yourself, to the Lord, ako lang, Panginoon, at ikaw? Kung sino man yan sobrang mahal na mahal mo, hindi mo yan madadala pag kinuha ka ng Diyos. Ikaw lang. At kahit pasabay kayo mamatay, hindi kayo holding hands sa harap doon. Hindi totoo yun na sa pelikula na holding hands, sasabay na matay sa accident. Hindi totoo yun. Kanya-kanyang harap yan, mga kapatid. Iwan niyang mahal mong yan, kung sino man yan. Sabi sa'yo, ang dami mo bang pera? Ah, dala-dala mo ba yan? ATM mo ba? Bitbanko mo ba? Dala mo doon, te. May kotse ka bang maganda? Bahay na maganda? Iwan lahat yan. Wala tayong dala pagharap natin sa Diyos. So ano ang iyong ipag-aalala? Profesyon? Hallelujah. Naked you will return. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw lang. Ako lang. At sinasabi ng Diyos ngayon, ikaw lang at ako, anak. Wala ka nang dapat intin. Apo? Mahal na mga apo, di ba? Di rin kasama ang apo. At ang apo, hindi sa'yo. Ang apo ay sa anak mo. Wala tayong daladala. So ano yung maipagmamalaki natin sa harapan ng Diyos? Ano maipagmamalaki natin sa harapan ng Diyos? Nothing. The Lord is looking for someone who will believe His promises. Next slide. Sabi mo sa sarili mo, grasshopper no more. Hindi na po ako tipaklong. Alaksan niyo konti. Hindi na tayo tipaklong. Huwag tayong papayag na may tipaklong ang ating pag-iisip. Kasi, you will find your giant within. May higante sa loob mo. Ay, hindi, sa totoo, ang higante natin ay ang Panginoong Jesucristo na pumasok sa ating puso. Now, the Lord is saying, you have eyes to see the impossible. Amen. Claim, church, claim. Sasabi mo ang mga mata ko ngayon, nakakakita na ng imposible. Receive. Hallelujah. Parang bumababa na parang tubig to, mga kapatid. You don't see yourself as grasshopper to those that come against you. Yan ang totoo. May lumalaban sa'yo. Merong mga umaapi sa'yo, pero hindi ka nagtipaklong sa harapan nila. You are a person of God who have a purpose.
May purpose ka, kapatid. Yan ang totoo, Lord, I have a purpose. Hindi lang para nasa bahay, hindi lang para nandito. Oo, napakasarap sumamba dito, mga kapatid, pero may purpose tayo sa labas. Salamat sa nagpapatuloy sa street children. That's one of the purpose. Salamat sa nagpe-pray para sa mangingisda. That's another purpose. We have a purpose. Here, as we worship, we are on the mountaintop, fellowshipping with the Lord. And then we have a purpose. Find your purpose and do it. Let us find our purpose and do it. You are a person with a purpose, and your declaration, sabi mo lagi, is there anything God cannot do? Yan lagi ang sasabihin mo. Is there anything God cannot do? Lagi mo sasabihin, meron bang hindi magagawa ang Diyos? Pag ang mga kalaban sa paligid, alam mo, kalaban yan, di naman tao yan eh. Ginagamit lang ang tao. But we are not fighting against flesh and blood. Ang bulong ng kaaway sa'yo, hindi kaya yan. Baka problema yan. Maraming ganun, di ba? Wala nang solusyon yan. Pero ang sabi, sasabihin mo lagi, meron bang hindi magagawa ang aking Diyos? Dito sa pandemyang ito, tingnan mo siya, look at him in the eye. Meron bang hindi kayang gawin ang Diyos ko? Pandemya ka lang. In Jesus' name. Meron bang hindi kayang gawin ang Diyos? Sige pa, ulit-ulit. Paniwalaan niya yon. Meron bang hindi magagawa ang Diyos? Sakit lang yan eh. And if it's time to go, we go. Ano mang pag-iingat ang gawin natin sa sarili natin, mga kapatid, sa sobrang pag-iingat, nag-aalala na tayo. But people with vaccine die also. Kasi ngayon, iba na ang pag-aalala eh. Nag-aalala na ng sobrang tao na, naku, may vaccine na ako, hindi daw yun makakasapat kasi 50% efficacy lang, kailangan ko pa ba magpa-vaccine ng pangalawa pa? Sobra na ang pag-aalala ng tao. At minsan siguro sa sobrang pag-aalala, napapraning na ang iba. So tayo mga kapatid, bigay lang natin ang buhay natin sa Diyos. Bigay mo lang, ano pang nalalabing sandali mo sa Panginoon na yan? Sa Panginoon na yan. We will enter the month of Av ngayon, mga kapatid, not as grasshoppers to be crushed. Kung tingin mo kasi sa sarili mo, tipaklong, madudurog ka lang, aapakan ka lang. So hindi ka ganun. Hindi ka papasok sa buwan na to na para kang dinudurog. But you will enter this month as valiant warriors, knowing that God is on our side. Kakampi natin ang Diyos. But the Lord is with me. Let us declare this. Jeremiah 20:11. But the Lord is with me like a mighty warrior. Is there anything my God cannot do? Is there anything my God cannot do? My God is so strong. My God is so big. My God is so mighty. Is there anything? Tignan mo yung problema mo at sabihin mo yon. Is there anything my God cannot do? Meron ba? Meron bang naglilimita sa Diyos? Tayo lang yun eh. Tayo lang naglilimita sa Panginoon natin. Pero sa totoo lang, wala po siyang limit. Thanks be to God who gives us the victory. God is giving us the victory through our Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 15:57. The victory is ours. Higante man ang kaharap mo, kapatid, the victory is yours. At ang sabi nga, my God is so big, so strong and so mighty. Is there anything my God cannot do? May isang kanta po. Sabi doon, nakikita mo ba ang pangako ko sa'yo? So ngayon sinasabi ng Lord, nakikita mo ba ang pangako ko sa'yo? As we close our eyes, listen to the Lord repeating these words to our hearts. Nakikita mo ba ang pangako ko sa'yo? O ang ilog na humahad lang upang malakaran ito? Bakit di mo apakan?
ang ilog na animoy hadlang, makikita mo ang daan patungo sa pangako mo. Sokora banayara na si Menteo sokara banayara na siya. Listen to the Lord because He's talking to you. For so many times, the Lord is speaking to our hearts and we fail to listen. But this time, we will. You will. God will make you listen. You will choose to listen. Close your eyes. Let the Lord speak to your heart. With eyes closed, with heads bowed, listen. I pray that you will see the promise right now. Nakikita mo na ba? Let the Lord open the eyes of our vision right now. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Open the eyes of our vision. Nakikita mo ba? Ang pangako ko sa umatlang upang malakaran ito. Bakit di mo apakan ang ilog na animoy hadlang? Makikita mo ang daan patungo dito. Nakikita mo ba ang pangako ko sa'yo? O ilog na humatlang upang malakaran ito, bakit di mo apakan ang daan patungo dito? Open your eyes and see. Nakikita mo ba ang pangako ko sa'yo? O ang ilog na humahadlang upang malakaran ito? Lord, with faith to see that you who promise is faithful. We give you praise, Father. We give you thanks in Jesus' name.